Sa gitna ng Ohio, sa isang lumulutang na isla, ang pinakasecure na kulungang tulad ng Disney na tinatawag na bilangguan ng Namba, ay mayroong isang stricto na supervisor na nagngangalang ni Jamie Sogoroko, na ipinagmamalaki ang tungkol sa seguridad sa bilangguan ng Namba, na nagsasabi na walang nakatakas dito. Sa susunod na sandali, apat na taunang mga lalaking bilanggo na nanood na masyadong maraming Shawshank Redemption at Prison Break na nagngangalang Diego, Ono, Nico, at Rack, ay nakitang nagtatangkang tumakas sa bilangguan upang manalo sila ng Tesla mula kay Mr. Beast para sa pagtakas, ang pinakasecured na bilangguan sa mundo. Tila, ang apat na lalaki na ito sa paanuman ay nagkaroon ng isang hindi maputol na bahid ng paglabas sa mga bilangguan. Kaya naman, ito ay parang Sukuna versus Gojo type showdown sa pagitan ng dalawa. Sa surveillance room, kasama ni Supervisor Jamie ang junior officer na si Tana Bata para saksihan ang pagkatakas ng apat na bilanggo. Samantala, sina Jiyugo, Ono, Nico, at Rack ay nahaharap sa iba't ibang mga bitag at sistema ng seguridad habang tinatahak nila ang bilangguan. Matapos halos hindi makalagpas sa isang pagsasara ng sliding trap, silang apat ay natagpuan ang kanilang sarili sa isang ganap na walang bitag na silid. Dahil masyadong malinaw ang daanan para maging totoo, gumagamit si Ono ng playing card para ilantad ang mga invisible laser traps na pinaghirapan ni Rack at Nico para subukan at iwasan. Matapos aksidenteng matambos sa mga laser, natuklasan ng tatlo na dinosaurmahan ni Jiyugo ang bitag ng hindi sinasabi sa kanila. Gayunpaman, ang hindi pagpapagana ng mga laser traps ay nag-trigger ng isa pang bitag na nagiging sanhi ng pagsara ng mga pader sa likod at harap ng mga ito. Sa ilang segundo na natitira bago sila maipit, ang grupo ay namamahala upang makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang air vent na labis na ikinairita ni Jamie. Sa loob ng air vent, ipinaalam ni Nico sa iba na ito ay nilagyan ng pampatulog na nag-udyok sa kanila na humanap ng paraan pabalik. Pagkatapos lumabas sa air vent, nakita ng grupo ang kanilang sarili sa harap ng isang malaking ball trap diretso sa labas ng isang Roblox lobby. Samantala, dahil kumbinsido si Jamie na sa wakas ay mahuhuli na ang grupo, ang apat na bilanggo ay nakahanap ng potensyal na labasan, na lumalabas na isa pang bitag, isang nakoryenteng hukay, na kahit papaano ay pinamamahalaan nilang makaalis. Nang makitang malapit na silang matagumpay na makalabas sa silid ng bantay, natarante si Officer Tana Bata sa pag-iisip na matagumpay silang makakatakas. Samantalang si Supervisor Jamie ay tinanggihan ang kanyang mga alalahanin, at nalaman na ang apat na tumakas ay malapit nang harapin ang Deputy Supervisor na si Yamado Gaday. Samantala, nakatagpo ng apat na bilanggo si Officer Yamado sa isang malaking maze trap kung saan sinimulan silang habulin ni Officer Yamado. Bagamat tiwala si Supervisor Jamie na malapit nang maligaw ang mga inmate, hahayaan silang mahuli, si Officer Yamado ang agad na naligaw, dahilan para sirain ni Supervisor Jamie ang surveillance screen sa pagkadismaya. Matagumpay na nakaalis sa maze, nakipagpustahan sina Ono at Rack kung lilipat ba sila sa kaliwa or kanan at nagpapatuloy sa kaliwa kung saan nakatagpo sila ng barrage ng mga gwardya na may kasamang mga guard dog. Nang magsimulang magpaputok ang mga gwardya, nataman si Nico sa halip na si Jiyugo at tila nasawi sa mga bisig ng lalaki. Dahil nabigla ang tatlo sa pagkasawi ni Nico, inilabas ni Nico ang isang Uno reverse at ipinahayag na hindi siya maaapektuhan ng mga tranquilizer dahil mayroon siyang isang espesyal na gamot. Sa wakas, nagtagumpay si Rack na talunin ang mga nakapaligid na gwardya ngunit nakorner siya ng mga asong gwardya. Sa pagtingin sa kanila bilang mga tuta lamang, si Nico ay nagpapatuloy na subukan at alagaan sila, at sa pakikipag-ugnayan, sila ay agad na nagiging hindi nakakapinsalang mabait na aso. Mula sa puntong iyon, ang mga bitag ay nagiging hindi gaanong mapanganib na humahantong sa mga bilanggo na isipin na walang sino man ang inaasahang makakarating hanggang dito. Nang makarating sila sa labasan ng kulungan, naghahanda si Supervisor Jamie na harapin sila, at lumabas siya ng surveillance room na puno ng pagkadismaya. Samantala, pagdating sa huling pinto, natuklasan ni Jiyugo na mayroon itong iba't ibang mga kandado at nangangailangan ng fingerprint at voice verification. Sa sobrang kumpiyansa na siya ang pinakamahusay na hacker sa mundo, inilagay lamang ni Jiyugo ang kanyang kamay sa mga pindutan na nagdulot ng pag-activate ng timer. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, halos hindi ito nagawang iando ni Jiyugo. Paglabas pa lang ng apat sa gusali, nakaharap kaagad sila ng panghuling boss, si Officer Jamie, na nagmumukhang isang boss sa isang video game.
Matapos madaling talunin ang apat sa kanila, kinaladkad sila pabalik sa kanilang selda sa Building 13, kung saan sinisigawan sila ni Supervisor Hajimi para sa kanilang patuloy na pagtatangka sa pagtakas na nagpapakita na sinubukan nilang lumabas ng maraming beses dati. Nang maglaon, nakita si Supervisor Hajimi sa kanyang opisina na maling nagsasabi sa tala ng kanyang supervisor na walang mga problemang nangyari. Hiniling na kausapin ni Officer Tanabata si Jiyugo, natuklasan ni Supervisor Hajimi na gusto lang ni Jiyugo na maaliw, habang sina Ono, Rak, at Nico ay patuloy na nang-iinis sa kanya sa iba't ibang mga katanungan at kahilingan. Sa kawalan ni Supervisor Hajimi, ang mga cellmates ay nakikipag-usap sa mga chats, kabilang ang mga pagkakataong maging popular si Jiyugo sa mga babae at ang komportabling kondisyon ng bilangguan kumpara sa marami pang napuntahan nila. Maya-maya, nahuli muli ni Supervisor Hajimi si Jiyugo na sinusubukang tumakas sa bilangguan. Pagkatapos ibalik siya sa kanyang selda, ipinaalam ni Jiyugo sa kanyang mga homies ang isang babae na nasulyapan niya sa visiting room na umaakit sa atensyon ng kanyang mga kasama sa selda. Nagpa siya silang tumakas para tingnan ito. Pagpasok sa visiting room, nakita nila ang babae na bumibisita kay Supervisor Hajimi, ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan na ang babae na kanilang hinahangaan ay ang crossdressing na kapatid ni Supervisor Hajimi. Samantala, dumating sa kulungan ng Namba Prison si Warden Momoko Hayakishi, at hiniling na makipag-usap kay Supervisor Hajimi. Ang kahilingang ito ay naging dahilan upang putulin ni Supervisor Hajimi ang kanyang pakikipag-usap kay Hitoshi, na labis na ikinadismaya ng huli, ngunit nagawa niyang makipag-usap kay Jiyugo bilang kahalili niya. Sa opisina ni Momoko, iginiit ni Supervisor Hajimi na walang mga problema tungkol sa Cell 13 na inilarawan ng warden bilang mga hardened escape convict. Matindi ang babala niya laban kay Jiyugo na nagsasabi kay Hitoshi sa visitation room na sa kabila ng kanyang kakayahan sa paglockpicking, hindi niya maalis ang mga tanikala sa kanyang leeg palso, at mga paa na inilagay sa kanya ng isang misteryosong may peklat na gwardya sa isang dating kulungan. Pinag-iisipan niya ang kanyang mga plano na hanapin ang lalaking may peklat, sa paniniwalang ang bilangguan sa Namba ang huling lugar na maaari siyang makita. Samantala, ipinaliwanag ni Momoko kay Supervisor Hajimi na inilagay niya siya sa pamamahala ng Building 13 dahil malaki ang pagpapahalaga niya sa kanyang kakayahan. Bukod pa rito, tinanong ni Momoko si Supervisor Hajimi kung bakit hindi sinubukan ng apat na lalaki na tumakas tulad ng ginawa nila sa ibang mga bilangguan. Dahil si Supervisor Hajimi ay lihim na nagustuhan ng apat na lalaki, siya ay nagsasabi ng isang dahilan at nagsisinungaling na sinasabi na walang mga problema. Nang marinig ito, binalaan ni Supervisor Samoon si Supervisor Hajimi na mas mabuting sabihin niya ang totoo at kung nagsisinungaling siya, malalaman niya ito. Upang maalis ang mga pagdududa ni Momoko, sinabi sa kanya ni Supervisor Hajimi na dadalhin niya ang mga file sa apat na bilanggo mamaya. Habang paalis si Supervisor Hajimi, na parang may masamang ngiti, ay sinabi kay Momoko na hindi niya iniisip na ang apat na bilanggo ay henyo ngunit sa halip ay iniisip na sila ay isang grupo lamang ng mga talunan. Nabigla sa tono ni Supervisor Hajimi sa harap ni Momoko, tinanong ni Supervisor Samoon si Supervisor Hajimi kung paano niya pinaglalakas loob na gawin ang saloobing iyon sa warden, ngunit sinabi ni Momoko na siya ay naging karaniwan lamang sa sarili niya at hinayaan ito. Pagkaalis ni Supervisor Hajimi, namula dahil sa kanyang natural na hindi masukat na riz, tumibok ang puso ni Momoko, na nagpaisip kay Supervisor Samo na in love siya dito. Sa lahat ng oras, si Supervisor Hajimi ay tumakbo palabas ng silid, takot na takot, sa pag-aakalang ang pagtawag niya sa kanya nang biglaan ay nagpaisip sa kanya na nalaman niya ang tungkol sa mga pagtatangka ng pagtakas ng apat na bilanggo. Nang maglaon, sa Cell 13, sinabihan ni Supervisor Hajimi ang apat na bilanggo na gumising para sa kanilang roll call, at nalaman niyang nawawala si Jiyugo. Kaagad, si Supervisor Hajimi ay nagmamadaling bumalik sa kanyang computer upang suriin ang mga surveillance camera, dahil siya ay natatakot dahil sinabi niya sa warden na walang anumang mga problema. Gayunpaman, bago pa man masuri ni Supervisor Hajimi ang mga cameras, nakarinig siya ng hilik mula sa night duty room, at binuksan niya ang pinto, at nakita niya si Jiyugo sa silid na natutulog sa isang kutsan. Galit, sumigaw si Supervisor Hajimi kay Jiyugo para magising at tinanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Bilang tugon, sinabi ni Jiyugo na hindi niya mapigilan pumunta dito dahil masyadong maingay si Nanico, Rak, at Ono, kaya napilitan siyang matulog sa night duty room.
Bukod dito, napagtanto din ni Supervisor Hajimi na dapat nasa night duty room si Officer Yamado, at nagtanong siya tungkol kay Officer Yamado. Kasabay nito, walang kahihiyang lumabas si Officer Yamado at ibinunyag na nagsasanay siya buong gabi. Nang maglaon, sa cafeteria, nilalamon ni Rak ang mga pagkain, kung saan nakita ni Naji Yugo at Rak ang isa pang bilanggo, si Shero, ang kusinero, na tahimik na naglalakad na may dalang pagkain sa isang palayok, hindi pinapansin ang mga pagtatangka ni Naji Yugo at Rak na makipag-usap. Tila, nakalaya si Shero mula sa kulungan, ngunit bumalik siya upang maging apprentice ng matandang chef mula nang mahalin niya ang pagkain ng matandang chef. Biglang, out of nowhere, inilagay ni Shero ang isang malaking puting cake na may mga strawberry sa mesa ni Naji Yugo at Rak na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat sa pagpupuri sa kanyang pagkain. Nang maglaon, pagkatapos ng isang segment ng ilang mga paglalaro, pumasok si Supervisor Hajimi sa cell 13 at sinabihan silang apat na huminto sa paglalaro at pumila para sa trabaho. Pagkatapos nilang pumila para sa trabaho, isiniwalat ni Supervisor Hajimi na ang mga inmate ng Building 13 ay nakatalaga sa woodworking department, at ipinapadala niya silang lahat sa kanilang mga itinalagang post. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita si Narak at Jiyugo sa kanilang mga post at gumagawa ng mga dresser, habang si Naono at Nico ay naguukit ng kahoy. Pagkaraan ng ilang sandali, masayang tinawag ni Nico ang supervisor na si Hajimi at ipinaalam sa kanya na tapos na siya. Pagkatapos maglakad papunta kay Nico, nakita ng supervisor na si Hajimi ang isang wooden arm or robot toy, at tila, iyon ang ibig sabihin ni Nico sa pagkumpleto ng kanyang trabaho. Dahil sa inis, pinarusahan ng supervisor na si Hajimi si Nico dahil sa hindi niya ginawang trabaho, at agad siyang nag-ambala ni Ono, na nagpakita ng isang espesyal na manika ng Bunny Girl. Galit na galit, hinampas din ng supervisor na si Hajimi si Ono dahil sa hindi niya ginawa kung ano ang dapat niyang gawin. Bukod pa rito, nagkakagulo rin si Naji Yugo at Rak kaya napilitan ng supervisor na si Hajimi na hampasin din sila. Nang maglaon, sa isang silid, sinabi ng supervisor na si Hajimi sa opisyal na si Tanabata na sumasakit lamang ang kanyang tiyan sa pag-iisip tungkol sa pag-alam ng warden tungkol sa mga pagtakas ng apat na bilanggo. Umiiyak, sinabi ng opisyal na si Tanabata na kapag nalaman ng warden ang tungkol sa mga araw-araw na pagkatakas ng bilangguan, malamang na matanggal sila sa trabaho. Biglang sinabi ni Jiyugo na napaka-unmanly ni Officer Tanabata. Sa gulat, bumagsak sa sahig sina Officer Tanabata at Supervisor Hajimi dahil sa bigla ang pagsulpot ni Jiyugo. Galit na galit, sumigaw ang supervisor na si Hajimi kay Jiyugo na nagtatanong kung patuloy ba siyang nakikinig sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, ang supervisor na si Hajimi ay naglagay ng turquoise cuffs kay Jiyugo, at sinabihan niya ang opisyal na si Tanabata na suriin kung may sino man mula sa cell 13 ang nakatakas. Kinabukasan, nakita ang supervisor na si Hajimi na naglalakbay sa opisina ng warden sakay ng tren dahil tila, ang bilangguan ng Namba ay parang isang malaki at napakalaking lungsod. Pagkaraan ng ilang sandali, inanunsyo ng tagapagsalita ng tren na ang mga pasahero ay nakarating na sa arena, at ang arena ay ang platapormang gagamitin para sa paglalakbay sa pinamamahalaang departamento o opisina ng warden. Pagkarating sa kanyang hintuan, lumabas ng tren ang supervisor na si Hajimi at tumungo kay Momoko. Samantala, patuloy na namumula si Momoko sa pag-iisip na makipagkita sa supervisor na si Hajimi. Hindi naiintindihan ni Supervisor Samoon ang kanyang pagkagusto kay Hajimi. Samantala, pagkatapos kumpletuhin ang kumpletong mga pagsusuri at pagscan sa seguridad, sumasama ang supervisor na si Hajimi sa iba pang pasikat na supervisor na naghihintay ng kanilang pagkakataon upang makipagkita sa warden. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag ang supervisor na si Hajimi upang makipagkita sa warden, at kaagad na namula si Momoko. Tulad ng mga bagay-bagay ay naglalayag ng maayos, ang supervisor na si Samon ay hinampas ang supervisor na si Hajimi para sa kanyang kawalang-galang sa huling pagpupulong, na sinisira ang dapat nilang chemistry, ayon kay Momoko. Matapos magseryoso, tinanong ni Momoko kung bakit walang nagawa ang apat para makatakas tulad ng kanilang mga naunang record. Kung saan, ipinagtanggol ng supervisor na si Hajimi ang apat na bilanggo sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang ibang mga bilangguan ay malupit, samantalang ang bilangguan sa Namba ay isang langit para sa kanila dahil natugunan nila ang kanilang mga pangangailangan ng may pag-iingat. Matapos tanggapin ang salita ng supervisor na si Hajimi, pinaalis ni Momoko ang supervisor na si Hajimi.
Nang pauwi na ang supervisor, muling iniisip ng supervisor na si Hejimi ang sitwasyon kasama ang apat na bilanggo, lalo na si Jiyugo, dahil si Jiyugo ang pinakamagaling sa tatlo. Bumalik sa cell 13, habang ang apat sa kanila ay nagbubunyag ng kanilang mga saloobin sa kung paano sila komportable sa bilangguan ng Namba, isang may dilaw na buhok na lalaki ang makikita na nakatayo sa pasilyo ng cell 13. Samantala, ipinaalam kay Mama ko ang tungkol sa paglipat ng isang bagong bilanggo sa kanilang kulungan sa Namba, at agad na nakipag-ugnayan si Mama ko kay Supervisor Hejimi. Samantala, lumalapit si Officer Tanabata na humihikbi sa harap ni Supervisor Hejimi, at sinabi niyang patuloy siyang binubuli ng mga taga-cell 13 at wala siyang lakas ng loob na harapin ang mga ito. Iminungkahi ni Supervisor Hejimi na hindi nagsisimpat siya, na dapat niyang gamitin ang karahasan upang maging masunurin sila. Inaalala ang kanyang panahon kasama ang apat na bilanggo, naalala ni Officer Tanabata kung paanong tinukso siya ng apat na bilanggo ng mga masasakit na salita, at ipinaalam niya kay Supervisor Hejimi na hindi siya magaling sa pagiging mahigpit. Nainis matapos pag-alitan si Officer Tanabata, pinayuhan ni Supervisor Hejimi si Officer Tanabata kung paano manipulahin ang mga bilanggo upang kumilos batay sa kanilang mga personal na kahinaan, bago umalis upang makipagkita sa warden sa kanyang opisina. Ipinaalam ni Mama ko kay Supervisor Hejimi ang bagong preso, na gusto niyang ilagay sa cell 13. Nalilito dahil meron ng maraming mga bilanggo sa selda, ipinaliwanag pa ni Mama ko na gusto niyang makita kung ang mga bilanggo ay mananatiling tahimik sa ilalim ng impluwensya ng bagong paglipat dahil sa kanyang sariling record ng mga nahuli at nakatakas pabalik sa Building 13. Nakita ni Supervisor Hejimi si Officer Tanabata na parang masayang-masaya, dahil sinabi niyang nakipagkaibigan siya sa mga preso dahil sa itinuro sa kanya. Gayunpaman, ipinangatuwiran ni Supervisor Hejimi na ginagamit siya ng mga bilanggo bilang isang errand boy. Bukod dito, ipinaalam din ni Supervisor Hejimi si Officer Tanabata tungkol sa pagdating ng isa pang preso, na ikinagulat ni Officer Tanabata dahil sa wakas ay nakipagkaibigan na siya sa apat na bilanggo. Samantala, habang tinatalakay ni Jiyugo, Rak, Nico, at Ono ang balita ng kanilang magiging cellmate, dinala ni Supervisor Hejimi si Sukumo sa selda. Sa simula pa lang, inaakala ni Rak, Nico, at Ono na siya ay isang ninja dahil sa kanyang pananamit at ugali, at agad silang nakipag-bonding sa kanya. Gayunpaman, si Jiyugo ay nananatiling hindi napahanga at tinanong siya kung bakit siya inaresto. Bilang tugon, ibinunyag ni Sukumo na siya ay inaresto sa hinalang pag-trespass, sa kabila ng kanyang palihim na pagsasanay sa shinobi, at na siya ay lumabas sa maraming kulungan gamit ang iba't ibang pamamaraan ng ninjutsu. Napagtanto na si Jiyugo ay isa ring kilalang jailbreaker, hinamon niya siya sa isang jailbreakang napaligsahan, na patuloy nilang pinaplano para sa natitirang bahagi ng araw. Pagkatapos ay iniiwasan ang mga alok ng pakikipagkaibigan ni Officer Tanabata hanggang sa siya ay tumakbo, na sinasabi sa opisina ni Supervisor Hejimi. Sa sandaling marinig ni Supervisor Hejimi ang tungkol sa hindi nila pagpansin kay Officer Tanabata, agad na naghinala si Supervisor Hejimi kung ano ang ginagawa ng mga bilanggo. Sa hating gabi, sinimulan ni Jiyugo at Sukumo ang kanilang paligsahan, kasama si Ono, Nico, at Rak na sumusunod sa kanila bilang mga hukom. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin ni Jiyugo na si Sukumo at ang buong gang ay sumusunod sa kanya sa buong panahon, sa kalaunan ay nagmumungkahi na siya ay panalo by default, dahil siya lang ang tumatakas sa bilangguan sa puntong ito. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ang apat na talunan ay muling na-corner ng isang galit na Hejimi. Habang sinasabi ni Ono, Nico, at Rak na hindi sila nagkakamali, sinubukan ni Sukumo na atakihin ang supervisor gamit ang iba't ibang diskarte sa ninjutsu na natutunan niya mula sa Naruto. Gamit ang diskarte na ito, sa huli ay nabigo si Sukumo, na nagresulta sa hindi sinasadyang pagkakatrap niya pagkatapos ipakalat ang kanyang shuriken sa kanyang sarili sa halip na kay Supervisor Hejimi. Dahil sa kahihiyan sa kanyang pagkabigo, si Sukumo ay nagpalipas ng buong gabi sa loob ng kanyang shuriken trap, at ipinahayag ng Supervisor Hejimi na siya ay ililipat sa cell 11 sa susunod na araw. Kinabukasan, si Officer Yamado ay hindi inaasahang pumasok sa cell 13 sakay ng isang kabayo, na nagpahayag na ang apat na bilanggo ay kailangang maghanda ng mga dekorasyon para sa paparating na bagong taon.
Nang marinig ang tungkol sa kaganapan sa bagong taon, sina Ono, Nico, at Rak ay nasa sabik sa inaasahang pagdiriwang ng bagong taon ng hapon ngunit nadismaya sila nang sabihin sa kanila ni Officer Tanabata na tradisyonal itong nagsasangkot ng paglilinis. Dahil ang mga opisyal ang namamahala sa paglilinis ng punong tanggapan, nililinis ni Supervisor Samon at Jimmy ang opisina ni Momako. Habang itinataas ni Supervisor Hajimi ang kanyang manggas, pinapanood ni Momako si Supervisor Hajimi na kumikilos gamit ang Wallace, at sinimulan niyang isipin ang kanyang sarili sa isang paraiso na puno ng pawis ni Supervisor Hajimi. Kasabay nito, iniisip ni Supervisor Hajimi ang striktong pagbabantay ni Momako sa paglilinis, at pinag-iisipan niya kung maganda ba ang ginawa niya or hindi pagkatapos niyang umalis sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong ang mga supervisor kay Momako kung saan pinag-uusapan nila ang pagdiriwang ng bagong taon at iminumungkahi na magdaos sila ng paligsahan. Bumalik sa Cell 13, naaalala ng mga preso ang mga pangyayari noong nakaraang taon, habang pinapatunog ni Supervisor Hajimi ang kampana ng bagong taon. Naakit pa rin sa kanya, inilagay siya ni Momako upang makipagkompetensya sa Cell 13 matapos maalala ang kanyang mga pagtutol na gawin ito sa panahon ng pulong. Habang nagpa siya sina Jiyugo, Nico, Ono, at Rak na lumabas upang markahan ang pagsisimula ng taon, naghahanda ang mga bilanggo sa natitirang bahagi ng bilangguan upang makipagkompetensya sa paparating na paligsahan ng bagong taon. Sa araw ng kaganapan, inanunsyo ni Momako ang simula ng tradisyonal na paligsahan sa bagong taon ng bilangguan ng Namba. Walang kamalay-malay sa mga paligsahan sa bagong taon, ang Cell 13 ay nahuli, ngunit masigasig silang makikipagkompetensya sa sandaling ihayag ni Officer Yamado na ang mga mananalo ay bibigyan ng bawat isa sa kanilang pinili. Nagkataon, ang Cell 13 ay napili upang kumatawan sa Prison 13, na ikinagulat ni Supervisor Hajimi dahil hindi niya inaasahan ang pagpili ng Cell 13 ni Momako. Di nagtagal pagkatapos ng pambungad na seremonya, si Supervisor Hajimi ay nilapitan ni Supervisor Samon, na tinutuya si Supervisor Hajimi sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya ay natalo by default dahil sa Cell 13 na kanyang sinasalihan. Upang pakalmayan ang tensyon sa tunggalian sa pagitan ng dalawa, sinubukan nina Supervisors Keiji Mitsuba at Kenshiro Yakiro na putulin ang laban, na humahantong lamang sa mas maraming pagtatalo sa pagitan ng apat na supervisor. Samantala, itinuro ni Narak, Nico, at Jiyugo ang mga eccentricity nilang apat. Sinimula ni Supervisor Mitsuro ang komentaryo sa tournament at inanunsyo ang mga patakaran. Bukod pa rito, inihayag ng supervisor na si Mitsuro na ang unang kaganapan ay isang kompetisyon sa kaligrapya, na nagpapasigla kay Jiyugo dahil siya lamang ang maaaring magsulat ng Japanese sa grupo. Pinaalalahanan ni Jiyugo sina Ono, Rak, at Nico kung bakit siya ay isang beta na lalaki sa pamamagitan ng pagsusulat sa pinakakalunod-lunos na sulat kamay na kilala sa sangkatauhan. Nang makitang natalo si Jiyugo, nag-aalala si Ono na maaalis ang kanilang gusali sa torneo pagkatapos ng unang round, ngunit nagtagumpay si Officer Yamado at Supervisor Hajimi na maging clutch, habang sinisigurado nila ang isang panalo gamit ang kanilang sariling magandang penmanship. Binabati sila, inanunsyo ng Supervisor Mitsuro ang susunod na kaganapan, isang kombinasyon ng Makhay Pounding at Daroma Drop kung saan dapat kumpletuhin ng isang gwardya at isang bilanggo ang kanilang makhay nang hindi hinahayaan ang bowl na tumama sa lupa. Para sa ikalawang hamon, napagpasyahan na si Rak at Officer Yamado ay lalahok dahil sa kanilang mga lakas at sinabi ni Officer Yamado na siya ang hahampas ng makhay habang si Rak ay nagtatanggol sa Daroma. Sa pagsisimula ng hamon, si Liang, isang inmate mula sa Building 5, ay naglabas ng daruma mula sa ilalim ng Officer Yamado habang hindi nakatingin si Rak. Matapos mawala ang alikabok, agad na nakilala ni Rak si Liang dahil dati siyang kasama sa selda bago siya inilipat mula sa Building 5 patungo sa Cell 13 ng Building 13. Bukod pa rito, ipinahayag ni Liang ang kanyang intensyon na maghayganti kay Rak sa pagkatalo niya sa nakaraan, at sinira niya ang maso ni Rak sa isang malakas na sipa. Habang pinapanood ni Officer Yamado si Rak na nakikipaglaban kay Liang, nakaharap niya si Officer Inuri, na nagpahayag ng kanyang intensyon na tanggalin si Officer Yamado mula sa kompetisyon. Bumalik kay Rak, patuloy na umaatake si Liang, habang hinaharangan lang ni Rak ang kanyang mga pag-atake, na humahantong sa panunuya sa kanya ni Liang habang inaalala niya ang panahong pinahirapan siya ni Rak. Mula pa noong pagpapahirap na iyon, ipinahayag ni Liang na siya ay walang katapusang nagsasanay sa pag-asang makapaghiganti.
Bukod pa rito, sinabi niya na kung manalo siya, maglalagay siya ng mas maraming kagamitan sa pagsasanay bilang kanyang premyo, samantalang ipinahayag ni Rock na gusto niyang maglagay ng stone oven sa kusina ng gusali upang makagawa ng mas maraming pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy siyang kinukot siya ni Liang at tinukoy siya bilang sakam at duwag bago sinubukang supilan siya ng isang high-level martial arts move. Galit na galit, nagsimulang lumaban si Rock sa unang pagkakataon sa laban, at kalaunan ay nagawa niyang ipadala si Liang na lumilipad na natamba ang isang daruma sa proseso. Sa panunood ng laban, tinalikuran ni Officer Yamado ang kanyang mapayapang pamamaraan sa pabor sa pagsuntok kay Officer Inuri sa ere, tinalo siya at sinira ang kanilang daruma. Sinisiguro nito ang tagumpay para sa kanya at kay Rock, habang galit na nakatingin si Supervisor Samon dahil natalo siya sa kanyang numero unong karibal, ang koponan ni Supervisor Hejimi. Sa ibang lugar, nalaman ni Supervisor Keji na siya at ang kanyang mga preso ay lalaban sa Building 13 sa susunod. Sa pagsisimula ng ikatlong hamon, inanunsyo ni Supervisor Mitsuro na ang kasalukuyang nangunguna ay ang Building 13, at sinabi niya na ang susunod na kaganapan ay isang laro ng Hanafuda, isang Japanese card game. Pagkatapos ng ilang talakayan, hinirang ng Supervisor Hejimi si Officer Tanabata na lumahok, na ikinagulat ng mga bilanggo. Habang nag-aalala si Jiyugo na manominate siya at pagkatapos ay matalo, nagboluntaryo si Ono na maglaro dahil sa kanyang napakalawak na karanasan sa mga baraha, at tinanggihan niya ang tulong ng isang inirerekomendang ikatlong manlalaro. Samantala, humarap si Supervisor Keji kasama ang dalawang bilanggo, at inanunsyo niya na si Officer Tanabata ang makakalaban niya, na naniniwalang tiyak na matatalo ang Building 13 ngunit pinasasalamatan niya si Officer Tanabata ng mga papuri. Habang nakikita ang makulay na aura ng dalawa, nagseselo si Ono kina Honey at Torat dahil ang kanyang pretty boy na aura ay hindi malapit sa koponan ni Supervisor Keji. Pagkaraan ng ilang sandali, si Officer Tanabata ay nanalo laban kay Supervisor Keji na may kaunting pagsisikap dahil sa kanyang pinahusay na memorya, ngunit si Ono ay humarap sa pagkatalo laban kina Honey at Torat. Nang makita si Ono na patungo sa isang pagkatalo, si Supervisor Keji ay natuwa sa kabila ng kanyang madaling pagkatalo. Gayunpaman, naniniwala si Jiyugo na babalikta rin ni Ono ang sitwasyon. Sa kabila ng pagkatalo hanggang ngayon, ginulat ni Ono si Toa sa pamamagitan ng pagkuhan ng ilang mga baraha. Nakipagpalitan ng mga lugar si Honey kay Toro, ngunit nabigo rin siyang kunin ang mga card bago si Ono, na nagpapaliwanag na nagawa niyang basahin ang body language ni Honey para malaman kung aling card ang pipiliin niya. Ang pangungutya niya kay Honey ang dahilan ng paglabas ng galit niya. Sa paniniwalang nanloko si Ono, mabilis na nakipagpalit si Toro sa kanya bago pa siya magalit. Itinanggi niya ang pagkakaroon ng anumang mga gawin na nagbibigay sa kanya ng kalamangan, ngunit pinamamahalaan ni Ono na kunin muli ang mga card habang ipinapaliwanag ang kanyang mga gawi. Sa patuloy na paggalit, si Ono ang nangibabaw sa laro. Sa ibang lugar, umalis si Nico sa kinatatayuan upang kunin ang kanyang gamot at may nakasalubong na tila lumulutang sa kanyang daan pabalik sa arena. Sa takot, tumakas siya pabalik sa iba, naiwan ang kanyang gamot. Bumalik sa arena, inihayag ni Ono ang kanyang pagnanais na magtayo ng isang silid ng laro sa bilangguan ng Nambo bago magpatuloy upang manalo sa laban. Habang pinag-uusapan ito ng mga nagbabantay na gwardya, sinubukan ng isang nababagabag na Nico na sabihin kay Supervisor Hejimi na may nakita siyang lumulutang, ngunit hindi siya pinansin. Ang supervisor na si Mitsuro ay nag-anunsyo ng mga patakaran para sa penultimate event ng New Year's Tournament, isang top spin ang match ng mga man-sized tops. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga koponan, Supervisor Hejimi vs. Supervisor Samon, at Supervisor Keji vs. Supervisor Kenshiro, na nasaktan silang apat sa kanyang mga komento. Pumasok si Supervisor Samon sa arena kasama ang mga inmate na sina Yopa at Kai. Kinilala ni Nico si Yopa bilang ang taong nakita niyang lumulutang, at kinaladkad si Supervisor Hejimi pababa sa arena kasama niya sa pag-asang mapatunayan ito. Dahil dito, ipagpalagay ni Supervisor Mitsuro na si Supervisor Hejimi ay makikilahok, kaya wala siyang pagpipilian kundi gawin ito. Nagsisimula ang laban sa pag-utos ni Supervisor Samon kina Yopa at Kai na atakihin si Supervisor Hejimi sa pag-asang hihijitan siya ng bilang. Gayunpaman, pinipigilan sila ni Nico na gawin ito, na pinagalitan sila para sa kanilang mga duwag na aksyon ng pagtatangkang lumaban ng 2-on-1.
sa mga kinatatayuan, nababahala sina Jiyugo, Rak, at Ono tungkol sa kahihinatnan ng laban at naghahanda sa kanilang mga sarili sakaling kailanganin ito ng panahon. Minaliit ni Yopa si Nico at iminumungkahi na tatalunan siya ni Kai, ngunit na forfeit ni Kai ang laban sa pabor na umidlip na labis na ikinairita ni Yopa. Iniiwasan niya ang isa pang pag-atake mula kay Nico ngunit pagkatapos ay humiling na turuan niya rin siya kung paano lumutang. Galit sa kanyang mga komento, iginiit ni Yopa na si Nico ay masyadong mahina para turuan ng kanyang estilo, ngunit lalo lamang siyang nag-iintriga sa kanya. Tumugon si Nico sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya ng isang malakas na sipa upang subukang baguhin ang kanyang isip. Samantala, inaatake ni Supervisor Samoon si Supervisor Hejimi, na sinasabing ginagawa niya ito dahil sa personal na hindi pagkagusto sa kanya. Sumasali sila sa labanan habang hinahangaan ni Mamako ang mga galaw ni Supervisor Hejimi mula sa kinatatayuan. Sinubukan ni Supervisor Hejimi na tumanggi na labanan si Supervisor Samoon at piniling sumunod sa spin ng top. Nilalayo ni Yopa ang isang malakas na pag-atake kay Supervisor Hejimi, at sinabihan si Supervisor Samoon na itoon ang kanyang mga kakayahan, na mas nakakapanabak kay Nico. Nakiusap siya kay Yopa na turuan siya at inatake siya. Ang kanyang mga galaw ay nagpapaalala kay Yopa kay Liang mula sa pakikipaglaban niya kay Rak. Sinasabi ni Nico na kinopya niya ito pagkatapos isipin na mukhang cool ito. Mula sa mga stand, tinalakay ni Jiyugo, Rak, at Ono kung gaano kadaling maimpluwensyahan si Nico, habang ang kanyang lalong malalakas na pag-atake ay nagpapalito kay Yopa. Iminumungkahi ni Kai na gawin niyang alagad si Nico, at ibinunyag ni Yopa na iyon ang magiging premyo niya sa pagkapanalo sa tournament. Ibinunyag ni Nico na gusto niya mismo ng video game console. Tinutuya ni Yopa ang layuning ito at inatake siya muli, ngunit pumayag na isipin ang pagiging master niya kung matatalo niya siya. Patuloy na lumalaban si Supervisor Samoon kay Supervisor Hejimi sa kabila ng kanyang pagtutol, at sinabi na sa tingin niya ay nagsisinungaling siya kay Mamako tungkol sa kanyang mga bilanggo. Galit sa kanyang palagi ang mga tanong, si Supervisor Hejimi ay nagsimulang makipaglaban sa kanya ng seryoso, at sa huli ay natalo siya sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng higanteng spin ng top. Kasabay nito, sinalakay ni Yopa si Nico gamit ang isang malakas na Kamehameha Wave para lamang kopyahin ni Nico ang pamamaraan at talunin siya nito, nananalo sa round para sa Building 13. Sa isa pang arena, natalo si Supervisor Keiji sa kanyang laban-laban kay Supervisor Kenshiro, at nangunguna ang Buildings 13 at 4 para umabant sa susunod na round. Pumasok si Supervisor Mitsuro sa opisina ni Momoko kung saan nagbabasa siya ng mga romantikong magasin. Matapos siyang talksoy ng bahagya, bumalik sila sa arena kung saan pinag-uusapan nila ang mga pagsulong ng Building 4 at 13 sa huling round. Sinabi ni Momoko na ang kanilang laban ay magdadala sa mga bilanggo upang matanto kung gaano kalakas ang mga gwardya. Hindi nagtagal ay tinukso siya ng supervisor na si Mitsuro, muli siyang kinutsa sa kanyang nararamdaman. Sa ibang lugar sa infirmary ng bilangguan, pinag-uusapan ni na Supervisor Samoon at Officer Inuri ang kani-kanilang mga pagkatalo laban sa Building 13. Hinihayag ni Officer Inuri na mabilis siyang gumaling dahil sa gawang bahay na gamot na natanggap niya mula kay Kai, na nagkomento sa kanyang hindi pangkaraniwang kakayahan, habang ipinaalala sa kanya ni Supervisor Samoon na nagresulta ang mga ito sa pagkakakulong ni Kai. Sinabi niya na gumamit si Kai ng gamot ng pamamanhid laban kay Supervisor Hejimi at Nico sa kanilang laban, ngunit kahit papaano ay hindi ito epektibo laban sa kanilang dalawa dahil sa labis na pagkakalantad ni Nico, at ang Supervisor Hejimi ay nananatiling napakalayo para tamaan ng gamot. Nanghihinayang, sinabi ni Supervisor Samoon kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang mga kapwa supervisor. Samantala, si Supervisor Hejimi mismo ay nasa isang hiwalay na bahagi ng bilangguan, nagrereklamo tungkol sa kanyang pagod. Bumalik sa arena, ipinahayag ni Supervisor Mitsuro, na nasugatan pa rin dahil sa pag-atake ni Momoko, ang huling laban sa pagitan ng Building 4 at Building 13. Ipinahayag ni Momoko ang mga tuntunin ng sumusunod na kaganapan, isang paligsahan sa pagbubukas ng safe barrel. Mula sa mga kinatatayuan, nagboluntaryong makilahok ang mga kasama sa selda ni Jiyugo. Nagboluntaryo si Officer Yamado na lumahok bilang bantay ngunit pinaupo siya ni Supervisor Kenshiro, na gustong makipaglaban kay Supervisor Hejimi. Sa simula ay tumanggi ang supervisor, na sinasabing pagod na pagod ngunit sumuko nang mapansin ang sa tingin niya ay ang galit na ekspresyon ni Momoko.
Mali ang interpretasyon ni Supervisor Kenshiro sa takot ni Supervisor Hajime bilang romantikong damdamin para kay Mom Ako, na siya mismo ang nagdadala, at nangakong tatalunan siya para makuha ang kanyang pagkilala. Nina si Jiyugo na si Supervisor Hajime ay makikipagkompetensya kasama niya, at pagkatapos ay kinilala ni Jiyugo ang preso sa panig ni Supervisor Kenshiro bilang kanyang dating kasama sa selda, si Musashi. Pagkatapos ng ilang talakayan at pagtatalo ng dalawa, nagsimula na ang laban. Habang kaharap ni Supervisor Kenshiro si Supervisor Hajime, si Jiyugo naman ay pinupuntirya ni Musashi. Nagpapakita na hindi match si Jiyugo para kay Musashi, na napansin ni Narak at Ono na naka-blindfold. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, nagawa niyang madaling madaig si Jiyugo at sipain siya sa lupa. Pagharap kay Supervisor Hajime, ginamit ni Supervisor Kenshiro ang kanyang letigo para pigilan siyang maabot ang tuktok ng hagdan at sinubukan siyang kaladkarin sa lupa. Si Supervisor Hajime ay kumawala sa kanyang mga gapos at sinimulang salakayin siya bago ilabas ang tila mga baril. Kasabay nito, hinaharangan ni Musashi ang daan ni Jiyugo sa hagdan, habang sinabi ni Jiyugo na gusto niyang magtanong sa kanya. Tumanggi si Musashi na tanungin at ibinalita ang kanyang pagnanais na kumuha ng isang bagay mula kay Jiyugo. Samantala, tinanong ni Supervisor Kenshiro si Supervisor Hajime tungkol sa baril, habang inanunsyo ni Supervisor Mitsuro na nagdagdag sila ng isang kahon ng hindi mapanganib na mga armas at armor para gawing mas nakakaaliw ang laban. Pinaputukan ni Supervisor Hajime si Supervisor Kenshiro gamit ang mga rubber bullets, ang kanyang tumpak na pagmamarka ay nagpapahanga sa nanonood na si Momoko. Ang dalawa ay patuloy na nagpapalipat-lipat ng mga sandata habang sila ay nakikipaglaban, habang sina Jiyugo at Musashi ay patuloy na naghaharap sa isa't isa. Si Jiyugo ay hindi pa nakakatawman ng isang suntok kay Musashi, na malupit na umaatake sa kanya ng kaunting pagsisikap. Pinapuna niya si Jiyugo, naaalala ang isang pagkakataon kung saan siya ay mas marahas at idinidiin ang magkabilang mata. Nagpatuloy ang laban ni na Supervisor Kenshiro at Supervisor Hajime, na tila nanalo si Supervisor Hajime hanggang sa subukan ni Supervisor Kenshiro ang isang invisible whip technique na sapat na matagumpay para maniwala ang nanunood na si Supervisor Keiji at Supervisor Samo na maaari siyang magkaroon ng pagkakataon na manalo. Si Jiyugo, sa kabilang banda, ay tila patungo sa pagkatalo laban kay Musashi, na nagsabi sa kanya na gusto niyang kunin ang kanyang mga tanikala. Nag-aalala si Supervisor Hajime tungkol sa kapakanan ni Jiyugo, ngunit natabunan ito ng kanyang pagkairita kay Supervisor Kenshiro. Iniiwasan niya ang kanyang hindi nakikitang mga pag-atake at sinuntok siya sa lupa. Patuloy na hinihiling ni Musashi ang mga kadena ni Jiyugo, at pagkatapos igiit ni Jiyugo na hindi niya ito maalis, at iminungkahi ni Musashi na ang tanging magagawa ay ang lalaking may peklat. Ang pagbanggit sa kanya ay naging sanhi ng pagwawala ng galit ni Jiyugo, at nagsimula siyang makipag-away ng seryoso bilang tugon. Si Musashi ay nagpasimula ng isang kusang pamamaraan ng combustion technique na nagpapahintulot sa kanya na malayang kontrolin ang apoy at gamitin ito sa pag-atake, na labis na ikinagulat ng mga manunood. Maging ang supervisor na si Kenshiro ay nagsabi na hindi pa niya nakita ang kanyang preso na gumawa ng ganoong bagay. Nakulong sa ilalim ng mga durog na bato bilang resulta ng pag-atake, nagpa siya si Jiyugo na gusto niya ng mga sagot anuman ang paraan, na nagdulot ng kaguluhan na napansin ni na Officer Tanabata at Nico mula sa infirmary. Ginawa niyang blades ang kanyang mga braso, dahilan para tuyain siya ni Musashi sa pagiging freak at halimaw. Galit, nanumpa si Jiyugo na hahanapin ang lalaking may peklat anuman ang mangyari at umatake. Ang aksyon ng torneo ng bagong taon ay nagpapatuloy habang sinasalakay ni Jiyugo si Musashi gamit ang kanyang mga blades na nagdulot ng backlash na sumisira sa isang bahagi ng stand at nagdudulot ng gulat. Hinutusan ni Supervisor Mitsuro ang mga bilanggo na lumikas bago ihinto ang lahat ng camera at audio footage. Sina Ono, Nico, at Rak ay nakaligtas sa pagsabog sa tulong ni Officer Yamado. Patuloy na inaatake ni Jiyugo si Musashi, na humarap sa kanyang apoy, na nagdulot ng mas maraming pinsala. Pansamantalang naabala si Momoko sa hindi inaasahang kakayahan ng kanyang kapangyarihan, bago iayos ang sarili at inutusan sina Supervisor Kenshiro at Supervisor Hajime na hulihin ang mga bilanggo para sa interogasyon. Dahil sa inis, inatake sila ni Musashi gamit ang kanyang apoy at hiniling na hayaan nila siya at si Jiyugo na matapos ang pag-uusap.
Sinubukan ni Jiyugo na bantaan siya sa pagsagot sa kanyang mga tanong, ngunit si Musashi, na naaalala ang oras na sinugatan ni Jiyugo ang kanyang mga mata, ay gumanti ng kanyang apoy. Sinusubukan pa rin kunin ang kanyang kadene, lumikha siya ng ring ng apoy sa paligid nila upang ilayo ang mga bantay, na labis na ikinainis ni Supervisor Kenshiro at Supervisor Hejimi. Si Musashi at Jiyugo ay patuloy na naglalaban, kasama si Supervisor Kenshiro na sinusubukang pahintuan sila at ipaliwanag na ang kanyang bilanggo ay mahaharap sa kaparusahan. Ibinasura ni Musashi ang kanyang mga komento bago sila inatake ng isang nagninangas na apoy, sa paniniwalang natalo na sila para lamang malaman na ang kanyang apoy ay dinepensahan ng mga armas na ginamit ni Supervisor Samon at Supervisor Keji. Matapos mag-away ang apat na supervisor sa loob ng ilang oras, nagmamasid si Momoko mula sa kinatatayuan, ipinagmamalaki ang lakas ng kanyang mga bantay. Habang papalapit si Supervisor Hejimi kay Jiyugo, patuloy na hinarap ni Supervisor Samon, Supervisor Keji, at Supervisor Kenshiro si Musashi, na ang mga pag-atake ay na-neutralize ng weapon ni Supervisor Keji, na nagpapahintulot sa mga gwardya na palibutan siya. Naniniwala sina Supervisor Keji at Supervisor Kenshiro na humihina ang kanyang apoy sa paglipas ng panahon. Habang si Musashi ay ginulo ni Supervisor Kenshiro, kinukulong siya ni Supervisor Samon sa isang hole na ginawa mula sa mga staff na hawak niya, at si Supervisor Keji ay gumagamit ng isang chak ramp upang i-seal ito, na naging dahilan upang mahuli siya. Patuloy na hinarap ni Supervisor Hejimi si Jiyugo, pinaputukan siya ng mga bala na hinaharangan niya ng kanyang mga talim. Itinutok ni Supervisor Hejimi ang baril sa kanyang ulo, para lamang tumalon si Ono mula sa kinatatayuan at makialam na sinundan ng malapitan ni Rak at Nico. Sinubukan ni Rak na pigilan si Jiyugo, ngunit siya ay masyadong galit na makinig sa katwiran at sa huli ay ibinaling ang kanyang mga talim laban sa kanyang mga kaibigan, patuloy na nagtatanong kung nasaan ang bantay na nagkandado sa kanya. Nang hindi siya masagot ni Rak at Nico, pinawalan sila ng malay gamit ang kanyang mga talim at humarap kay Ono. Dinepensahan ni Supervisor Hejimi ang talim para sa kanya, naninis sa kanyang pakikialam, at sinuntok si Jiyugo. Nang hindi sinagot ni Jiyugo ang mga tanong ni Supervisor Hejimi, sinimulan niya itong pahirapan habang nagpoprotesta si Ono. Sa kalaunan, huminto siya sa utos ni Momoko, habang si Jiyugo ay nakahiga sa lupa na walang malay. Pagkalipas ng ilang araw, si Supervisor Hejimi ay pinagalitan ng kanyang mga kapwa supervisor para sa kanyang mga aksyon na sumisira sa mga pagdiriwang pagkatapos ng torneo. Habang pabalik siya sa Building 13, naaalala ng iba kung paano niya nakuha ang panalo para sa gusali sa pagtatapos ng paligsahan, sa kabila ng kanyang mga aksyon, at nagalit sa kanyang pagkamakasarili. Maya-maya, dumating si Supervisor Mitsuro para hanapin si Supervisor Hejimi, na may dalang pribadong sulat. Sa pagpasok ni Supervisor Hejimi sa Cell 13, agad siyang sinalakay ni Ono, na sumisigaw sa kanya para sa kanyang pagtrato kay Jiyugo. Sinabi ni Supervisor Hejimi na habang siya ay gumagawa hanggang sa pumaslang kung ito ang kanyang trabaho, hindi niya ito intensyon sa panahon ng paligsahan. Galit pa rin, sinabi ni Ono na sa kabila ng pagiging kawalang isip ni Jiyugo, naiintindihan niya ang kanyang mga kaibigan ng higit sa sinuman at hindi karapat-dapat na makita bilang isang halimaw. Bumalik sa isang silid ng Building 13, sinabi ni Supervisor Hejimi kay Officer Tanabata ang tungkol kay Ono, habang ang huli ay nananatiling nakaya mo sa kanyang selda. Nang maglaon, si Supervisor Hejimi ay nilapitan ni Supervisor Mitsuro, na nag-anunsyo ng kanyang napipintong tatlong araw na suspensyon, habang si Momoko ay nagsisisi na parusahan siya. Pagkatapos ng tatlong araw, bumalik si Supervisor Hejimi sa Nanbaka pagkatapos ng kanyang tatlong araw na pagkakasuspinde, at nasisiyahang malaman mula kay Supervisor Tanabata na tahimik ang Cell 13 sa kanyang pagkawala. Sa kanyang pagpunta upang bisitahin si Jiyugo, nakatagpo niya si Supervisor Kenshiro, na nagsasaad na si Musashi ay nakakulong sa underground cell ng Building 4, at tumanggi siyang sagutin ang mga tanong hanggang sa siya ay pinahintulutang makipag-usap kay Jiyugo. Bukod dito, inabutan niya si Supervisor Hejimi ng walkie-talkie para payagan ang dalawang bilanggo na mag-usap. Pagkatapos, pumunta sila sa kani-kanilang landas, kasama si Supervisor Kenshiro na bumalik kay Musashi sa underground cell at si Supervisor Hejimi ay bumisita sa ngayong conscious na si Jiyugo, na nasa isang nalulungkot at malungkot na estado, na walang motibasyon na tanggalin ang kanyang mga tanikala.
Sinimula ni Supervisor Hajimi ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang bilanggo, at nagsimulang magsalita si Musashi. Inamin niya na hinahanap din niya ang lalaking may peklat at tinanong si Jiyugo kung may alam ba siya tungkol sa kanya, na dismayado ngunit hindi nagulat kapag limitado ang kanyang kaalaman. Nang kumpirmahin ni Jiyugo na gusto lang niyang hanapin ang may peklat na gwardya upang maalis niya ang kanyang mga tanikala, kinukot siya ni Musashi at sinabing kailangan niya ang mga tanikala ni Jiyugo upang tapusin ang lalaki. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinanganak na may kakayahang gumawa ng apoy, na humantong sa kanyang tuluyang pagkakaaresto sa bilangguan. Ang lalaking may peklat ay nag-alok na ayusin ang kanyang mga kapangyarihan ngunit sa halip ay pinalaki ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na ganap na kontrolin ang apoy, na nagparamdam sa kanya na isang halimaw. Tinangka niyang atakihin ang may peklat na gwardya gamit ang kanyang apoy para lamang itong maputol ng mga talim na katulad ng kay Jiyugo, bago dinukot ang isang mata niya. Nagulat si Jiyugo nang malaman na mayroong dalawang set ng kanyang kadena. Ipinaliwanag ni Musashi na kailangan niya ang mga tanikala ni Jiyugo upang tumugma sa kapangyarihan ng bantay upang tapusin siya, isang bagay na handa niyang gawin kahit gaano pa kahalaga. Gayunpaman, inamin niya na hindi na niya magagamit ang kanyang apoy dahil sa intervensyon mula sa mga doktor at mananaliksik ng bilangguan. Habang naiirita si Jiyugo, pinutol ni Musashi ang komunikasyon sa pagitan nila. Kasunod nito, sinabi ni Supervisor Hajimi na si Jiyugo ay wala parents sa sarili, habang si Jiyugo ay nagpoprotesta. Inulit ni Supervisor Hajimi na ang bilanggo ay walang tunay na pagnanais or pagganyap para sa anumang bagay. Iminumungkahin niya na talagang nagpapasalamat si Jiyugo na nabigyan siya ng kanyang kadena dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng anumang uri ng layunin, at na ipinagpaliban niya ang kanyang layunin dahil sa takot na wala nang matitira pagkatapos nito. Sa kalaunan ay inamin ni Jiyugo ang kanyang mga punto, inamin na kahit na bilang isang bata, hindi niya gusto or tinatangkilik ang anumang bagay at walang pakiramdam ng layunin hanggang sa makuha niya ang kanyang mga tanikala. Sinabi niya na siya ay nagseselos sa kanyang mga kasama sa selda dahil sa pagnanais at pagkagusto sa mga bagay, gaano man kahalaga, at dinadala ang kanyang pagkakasala, takot, at mga pasanin kay Supervisor Hajimi, na sa tingin niya ay nararapat sa kanya. Si Supervisor Hajimi ay nananatiling walang malasakit kay Jiyugo na kalaunan ay nagmamakaawa sa kanya sa ilang anyo. Hindi siya pinapansin ni Supervisor Hajimi at ipinaalam sa kanya na ang kanyang cell 13 ay nanalo sa paligsahan ng bagong taon. Mapipili na ngayon ni Jiyugo ang kanyang premyo, gayunpaman, mayroon lamang siyang 5 minuto dahil hindi na siya magiging preso ng Building 13 mula ngayon. Habang sinusubukang isipin kung ano ang gusto niya, naalala ni Jiyugo ang isang pagkakataon na pinag-usapan nila ng kanyang mga kasama sa selda kung ano ang kanilang gagawin kung sila ay nakalabas mula sa bilangguan, hanggang sa 1 minuto na lang ang natitira para mag-isip ng kung ano. Humingi ng pagkakataon si Jiyugo, at tumugon si Supervisor Hajimi sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng sira niyang ID number plate, pinahintulutan siyang bumalik sa cell 13. Sinira ni Jiyugo ang kanyang mga tanikala at kinuha ang plate number, na nangakong haharapin ang kanyang mga problema ng direkta. Noong nakaraan, sa simula ng pagsususpind kay Supervisor Hajimi, nilapitan ni Supervisor Kenshiro ang cell 13 at ibinalita na siya ang papalit sa gusali bilang supervisor. Mas maaga sa araw na iyon, sina Supervisor Kenshiro, Supervisor Keji, at Supervisor Samon ay sinabihan ni Mom ako na bawat isa ay maghahalinhinan sa pangangasiwa sa Building 13 sa panahon ng pagsususpind ni Supervisor Hajimi, upang mabawasan ang anumang mga panganib na labis nilang kinainis. Dinala ni Supervisor Kenshiro si Nico sa kanyang medikal na pagsusulit at naiirita siya nang sumama sina Ono at Rak. Habang naglalakad sila, tinalay niya ang pagkawala ni Jiyugo. Inihayag ni Supervisor Kenshiro na wala siya sa infirmary kundi nasa isang intensive medical ward sa headquarters. Sa infirmary, ginagamot na ni Head Dr. Akine sina Towa at Honey, na nakatanggap ng mga minor injuries mula sa tournament, at naroon sa utos ni Supervisor Keji. Ang head ni Akina ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na suriin si Nico para sa kanyang mga espesyal na epekto mula sa paligsahan, bago siya bigyan ng anumang gamot. Ipinaliwanag niya sa iba na nagagawa niyang gayahin ang mga galaw ng lahat sa kanyang paligid na maaaring makapinsala sa kanyang katawan dahil sa kanyang kawalan ng tamang pagsasanay.
Habang humihingi ng paumanhin si Nico sa hindi pag-inom ng kanyang gamot, hinanap ni Naono at Rack sa infirmary si Kagoa, na kalaunan ay lumabas na may dalang gamot ni Nico. Siya ay mabilis na napapaligiran ng karamihan sa mga naroong lalaki, kasama si Nahani at Toro sa partikular na napakasama sa kanilang pag-uugali, na labis na ikinaiinis ni Supervisor Kenshiro. Samantala, si Supervisor Hajime ay patuloy na nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga stack ng papeles sa kabila ng kanyang pagkakasuspinde, habang si Hitoshi ay tumitingin ng may pag-aalala. Sa ikalawang araw, dumating si Supervisor Keiji sa selda at naiirita siya sa pag-uugali ng mga bilanggo sa kanya. Namimiss si Jiyugo, sa kalaunan ay iginuhit ni Ono ang mukha ng kanyang kaselmate sa isang futon bilang kapalit sa pagtatangkang eye distract sila sa kanilang kalungkutan. Nagsimulang turuan ni Supervisor Keiji ang mga bilanggo tungkol sa layout ng prism, na mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Nagiging hindi gaanong sibil ang pag-uusap ng magambala si Ono mula sa lecture ni Supervisor Keiji, na sa huli ay humantong sa isang mainit na pagtatalo kung sino sa kanila ang pinakagwapo, na sinubukan ni Officer Tanabata na patigilan sila ngunit nabigo. Si Supervisor Hajime ay patuloy na nagtatrabaho, sa pagkakataong ito ay gumagamit ng mga papeles mula sa ibang mga gusali. Sa ikatlong araw, isinasama ni Officer Tanabata si Supervisor Samon sa Building 13, habang plano ng supervisor na tumingin sa paligid at patunayan ang katapatan ni Supervisor Hajime mismo. Pagpasok sa Cell 13, agad siyang nagalit nang matuklasan niyang hindi pa umaalis sa kama ang mga bilanggo, para lang tumakas at magtago ang mga bilanggo habang pumapasok si Officer Yamado. Ipinapalagay ni Officer Yamado na wala sila, pagkatapos na hindi sila makita kaagad, ngunit agad silang kinuha ni Supervisor Samon mula sa kanilang mga pinagtataguan. Si Ono, Nico, at Rack ay lahat ay nag-aatubili na makilahok sa pagsasanay ni Officer Yamado, na labis sa hindi pag-aproba ni Supervisor Samon at Sukumo. Tinangka ng tatlong bilanggo na lumabas sa pagsasanay sa pamamagitan ng pagsasabi na si Jiyugo ay nasawi sa kanyang mga pinsala, ngunit sa lalong madaling panahon na lamang na nagsisinungaling, at si Rack ay kinuha para sa pagsasanay. Tinangka ni Ono na iwasan ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na mababalise si Nico kung susubukang atakihin sila ni Supervisor Samon, ngunit binuking ni Rack ang kanyang pagsisinungaling. Dahil sa pagkadismaya sa kanilang patuloy na mga taktika sa pag-iwas, kalaunan ay kinaladkad sila ni Supervisor Samon palabas at tinulungan si Officer Yamado sa kanyang pagsasanay sa tatlo. Sa ibang lugar, si Supervisor Hajime ay nagboluntaryo sa isang construction site upang maiwasan ang pagkabagot. Bumalik sa kasalukuyang panahon, ibinalik ni Supervisor Hajime si Jiyugo sa Cell 13. Sa daan, ipinaliwanag ni Supervisor Hajime na malamang na gusto ni Musashi na harapin ngayon ni Jiyugo ang lalaking may peklat sa kanyang lugar dahil hindi na niya ito magagawa. Iminumungkahi din niya na ang mga kadena ni Jiyugo ay isang prototype lamang, at ang mga gwardya ay ang pangwakas, perpektong bersyon, bago nanumpa na siya mismo ang manghuhuli at ibabalik si Jiyugo sa kanyang selda. Doon, siya ay humihingi ng tawad sa kanyang mga nakaraang aksyon at agad na pinatawad. Samantala, iniisip ni Momoko ang pinakamagandang paraan para batiin si Supervisor Hajime. Tinutokso siya ni Supervisor Mitsuro hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang makita ito, si Supervisor Hajime ay natakot at tumakas na labis ang kanyang kalungkutan at pagkalito. Ilang oras sa gabi, nagising si Rack mula sa isang bangungot tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit tinitiyak ni Jiyugo na ayos lang siya dahil makukumpleto ang kanyang premyo sa araw na iyon. Sa lahat ng oras, inilipat ni Officer Inuri si Liang mula sa Building 5 hanggang 13, kung saan binigay sa kanya ni Rack ang unang slice ng pizza mula sa bagong stone oven, at hiniling sa kanya na ibahagi ito sa kanila. Sa ilang paghihikayat mula sa Cell 13 at kay Shiro, sa huli ay sinubukan ni Liang ang isang slice at nagulat siya kung gaano ito kasarap. Sa ibang lugar, nagrereklamo sina Supervisor Samon at Supervisor Hajime tungkol sa kanilang mga bilanggo na kailangang gumugol ng oras ng magkasama. Bumalik sa dining hall, inihandog ni Shiro kay Liang ang ilang tradisyonal na lutuing Chinese, at tinatalakay ng mga bilanggo ang kahalagahan ng pagkain sa pangkalahatang kaligayahan at kagalingan. Humingi ng paumanhin si Liang sa pagiging cold attitude niya kay Rack noon, at nagpasalamat sa kanya para sa pagkain bago bumalik sa kanyang gusali. Kasunod nito, naalala ni Rack ang kanyang dating marahas na katauhan, ang mga abusadong gwardya na nakatagpo niya sa isang dating kulungan, at kung paano siya itinakas ni Jiyugo at nililibre siya sa isang pagkain.
hindi naaalala ni Jiyugo na may nagawa siya para sa kanya, ngunit hinayaan na lang ito ni Rak at patuloy na nasiyahan sa kanilang pagkain, habang sinasabi kay Jiyugo na makakahanap sila ng sarili niyang paboritong pagkain balang araw. Nang maglaon, nag-aalok si Ono na dalhin ang ilang mga natira sa infirmary kung saan tinatapos ni Nico ang kanyang lingguhang medikal na pagsusulit sa isang estado ng kalungkutan at depresyon na mukhang miserable na sapat upang pukawin ang pag-aalala ni Kaguya. Si Ono, Jiyugo, at Rak ay bumisita sa kanya, kasama si Dr. Akena na sinasabi sa kanila na huwag siyang i-excite. Iniuugnay ni Naono at Nico ang kanyang pag-uugali sa kanyang asawang si Kazer, na nagpapatunay ng kanilang mga hinala sa pamamagitan ng pagsira sa isang kalapit na pader at pagsasagawa ng isang maliit na pagtatalo, na sinubukan ni Officer Tanabata na pigilin at nabigong gawin ito. Nagawa ni Kaguya na i-guilty trip sila para huminto, at sinabi ni Kazer kay Nico na handa na ang kanyang gamang console. Sa halip na isang console, isang buong arcade room ang ginawa, na labis na ikinatuwa ni Nico. Pagkatapos ay hiniling niya kay Supervisor Hajime at Officer Tanabata na ipatawag si Yopa na dumating sa tabi ni Kai sa isang naiinis na estado. Habang nagtatalo sina Supervisor Samon at Supervisor Hajime sa pakikipag-ugnayan ng kanilang mga bilanggo, ang mga Cell 13 at 8 ay patuloy na naglalaro ng iba't ibang mga laro. Sa ibang lugar, sinubukan ni Supervisor Mitsuro na kumbensihin si Jiyugo na sumali sa iba, at kinaladkad siya ni Nico patungo sa isang arcade game. Ipinakita sa kanya ni Ono kung paano maglaro, sa kalaunan ay nanalo ng isang Jiyugo doll. Si Yopa ay kumbinsido na maglaro at nawala sa sarili sa unang pagkatalo, ngunit naging masaya nang makatanggap ng isang manika sa kanyang sarili. Pagkatapos ay ibinibigay ni Kazere kay Nico ang aktwal na console para lamang kay Nico na tanggihan ito pabor sa isang malaking arcade room upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Nico na ang pagkilos ni Jiyugo sa pagpapakilala sa kanya sa kultura ng Hapon ng manga, at mga video game ay nagbigay inspirasyon sa isang ganap na bagong paraan ng pamumuhay. Hindi talaga naaalala ang sitwasyon, hiniling ni Jiyugo kay Nico na turuan siya kung paano maglaro ng mga video game. Samantala, nasulyapan ni Ono si Musashi na pupunta sa isang lugar kasama si Supervisor Kenshiro at pinigilan siya. Iginiit ni Jiyugo na hindi nabanta si Musashi, ngunit iginiit ni Ono na humingi siya ng tawad anuman. Kapag ginawa niya iyon, agad na nagpapatawad si Ono at inanyayahan si Musashi na sumama sa kanya sa game room na inilagay niya, at ibinalik siya sa underground cell. Sumasang-ayon si Supervisor Kenshiro na payagan si Musashi na bumisita sa silid kung magbubunyag siya ng higit pang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraan. Sumang-ayon si Musashi na sabihin kay Supervisor Kenshiro ang tungkol sa kanyang nakaraan kapalit ng pahintulot na gumugol ng oras sa iba. Matapos sumang-ayon sa mga tuntunin, minsan sa nakaraan, si Musashi ay ipinanganak na may mas mataas na temperatura ng katawan kaysa karaniwan, na itinuturing niyang espesyal, dahil kinukumbinsi siya ng kanyang mga magulang na ito ay mula sa araw. Gayunpaman, sa ilang mga punto, ang karagdagang init ay nagiging napakalaki at nasusunog sa loob. Sa kabila ng lahat ng mga pagsusuri ng doktor na bumalik sa normal, siya ay nagkakaroon ng pagkabalisa at nagdurusa ng malalang bangungot. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay dumanas ng matinding paso habang ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng apoy. Ipinahayag ito ng mga doktor sa kasong human combustion, ngunit walang mahanap na dahilan or lunas. Gayunpaman, patuloy na nako-comfort si Musashi sa presensya ng kanyang mga magulang. Sa kalaunan ay pumasok si Musashi sa kolehiyo, ngunit sa lalong madaling panahon ay hindi tinanggap ng isang partikular na estudyante na nagpakalat ng chismis na siya ay isang arsonist na humantong sa iba pang mga estudyante na matakot at magalit sa kanya. Nanghihinayang, bumalik siya sa kanyang mga magulang at nakita niyang nasusunog ang bahay. Siya mismo ang sinisisi sa sunog ng parehong lalaki na nagpakalat ng chismis tungkol sa kanya noong kolehiyo, at nilapitan siya ng mga pulis. Sinubukan ni Musashi na labanan ang pag-aresto ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling nag-apoy. Matapos tawaging halimaw ng mga nanonood, nawalan na siya ng gana na lumaban at hinayaan niyang maaresto at makulong. Noong una, mas ligtas siya sa kulungan at isang araw ay nilapitan siya ng lalaking may peklat na nag-alok na ayusin ang kanyang kalagayan. Sa halip, pinalakas niya ito at binigyan siya ng kakayahang ganap na kontrolin ang apoy ng walang anumang pinsala, na ikinagalit niya, dahil gusto niya lamang itong mawala.
Ang kanyang mga reklamo ay ibinasura ng ELF na umamin na siya ay nag-enroll bilang isang mag-aaral upang iframe si Musashi at gamitin siya para sa kanilang pananaliksik. Galit na galit, sinalakay ni Musashi ang ELF at sinubukang tapusin ang may peklat na gwardya gamit ang kanyang apoy para lamang maputol siya ng gwardya gamit ang kanyang mga talim at maputol ang isa sa kanyang mga mata sa proseso. Sa kasalukuyang panahon, kumbinsido si Musashi na hindi maniniwala si Supervisor Kenshiro sa kanyang kwento dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gayunpaman, nananatili siyang maluwag sa loob na wala na siyang kapangyarihan sa kanyang apoy. Gayunpaman, kumbinsido si Supervisor Kenshiro sa kanyang nakaraan na kwento, at ipinaliwanag niya na iniimbestigahan niya ang mga bilanggo na ginagamit para sa eksperimento ng tao bilang isang pulis, magbibitiw na maging isang bantay sa bilangguan kapag walang sino man ang maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na ilantad ang mga salarin, hindi para sa pansariling pakinabang, kundi para sa hustisya. Nangako siyang tiyakin na mapaparusahan ang mga nang-abuso kay Musashi, at nagkamayan ang dalawa. Sa ibang lugar, nag-away sina Honey at Ono tungkol sa huli na nag-iimbite sa Building 3 na bisitahin ang kanyang game room. Kinaladkad ni Supervisor Keiji si Honey, nalaman lang na walang laman ang kwarto. Ipinaliwanag ni Ono na gusto niyang maging collaborative effort ang pagbuo ng kwarto. Si Officer Tanabata, Supervisor Hajime, at Officer Yamado ay nag-install ng furniture set sa kwarto, na lahat ay nagmula sa kinita ni Ono, habang si Supervisor Samon ay pumasok sa kwarto kasama ang mga cell 8 at isang lumang mahjong table. Pagkatapos ay dumating si Supervisor Michuro, ginulat ang lahat na may malaking koleksyon ng mga laro, kulad ng mga dartboard at billiard table na labis na ikinatuwa ng mga bilanggo at ikinairita ni Supervisor Hajime. Habang hinahangaan sina Towa at Honey ng iba sa kanilang mga kasanayan sa darts at pool, dinala ni Supervisor Kenshiro si Musashi upang samahan sila. Maya-maya, inutusan ni Supervisor Hajime ang mga bilanggo pabalik sa kanilang mga selda, na sinalubong ng matinding protesta at pagtutol. Kinagabihan, pinag-usapan ni Jiyugo at Ono ang mga pangyayari sa araw na iyon habang iniisip ni Jiyugo kung karapat-dapat ba siyang magsaya. Walang prenong itinuro ni Ono ang mga dahilan kung bakit hindi niya ginagawa, ngunit ipinaalala sa kanya na siya ay isang mabuting tao anuman at dapat matutong makihalubilo, at magsaya sa kanyang buhay sa kabila ng pagiging nasa kulungan. Pagkatapos ay lumabas si Jiyugo at nagtungo sa labas kung saan pinagmamasdan niya ang kalangitan sa gabi sa isang estado ng kagalakan para lamang itong masira ng presensya ng elf. Sa biglaang pagdating ng elf, nanginginig si Jiyugo habang patuloy na tinatanong siya ng elf kung nakalimutan na ba talaga siya nito. Hindi nakilala ang elf, si Jiyugo ay nagsimulang lumaki ng mas nakakabahala, dahil malinaw na hindi gwardya ang elf ngunit nagawa nitong maabot ang tuktok ng gusali. Habang si Jiyugo ay patuloy na nakatitig sa elf, ang elf, sa loob ng isang kisap mata, ay lumapit kay Jiyugo at inatake ito sa tiyan. Nataranta, tumalon palayo si Jiyugo, at nalaman na hindi siya na-attack, at hindi totoo ang buong karanasan sa pag-atake. Matapos mag-teleport sa rehas ng Balkonahe, nagsimulang ipahayag ng elf ang kanyang pagkasuklam sa kalunod lunos na anyo ni Jiyugo, at nagulat siya nang malaman na nakalimutan na rin ni Jiyugo ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay noon. Tila, pinakialaman ng lalaking ito ang pagsasaliksik ng elf, at pinalaya din niya ang kanyang mga test specimen tulad ni Jiyugo. Higit pa rito, tinawag ng elf na makasarili si Jiyugo dahil sa pagkalimot man lang sa mismong lalaking nagbuwis ng kanyang buhay para iligtas siya, at naalala niya na mahal niya ang napakamakasariling katangian ni Jiyugo. Sa inis, sinabi sa kanya ni Jiyugo na umalis, at inihayag niya ang kanyang pagkamuhi sa may peklat na gwardya na naglagay ng tanikala sa kanyang katawan. Nang marinig si Jiyugo na sinabihan ng masama ang lalaking may peklat, sumugod ang elf patungo kay Jiyugo at tinusok ito sa kamay. Higit pa rito, binabalaan ng elf si Jiyugo na huwag saktan ang taong may peklat dahil ang isang tolunan na tulad niya ay hindi karapat-dapat na bigkasin ang kanyang pangalan. Nang makitang itinutok ng elf ang kutsilyo sa kanya, biglang nagsimulang mag-flashback si Jiyugo ng isang kakaibang lalaki mula sa kanyang nakaraan na nagsabi sa kanya na tumakbo at tumakas sa lab. Bukod dito, nagsimulang makita ni Jiyugo ang kanyang sarili na nababalot ng dugo, na may nagbabantang pulang aura na nakapalibot sa kanya. Sa kasalukuyan, patuloy na pinahirapan ng elf si Jiyugo sa pamamagitan ng paghagupit sa kanyang mukha, at sa pananakot na tatapusin ng iba pang mga preso mula sa Cell 13.
Maya-maya, minarkahan ng elf ng isang marker ang ulo ni Jiyugo at ipinahayag na malapit na niyang i-extract ang kanyang utak. Takot na masawi, nagsimulang kumawag-kawag si Jiyugo sa desperasyon nang iangat ng elf ang kanyang kutsilyo upang ihatid ang panghuling atake. Ginawang blade ni Jiyugo ang kanyang kaliwang kamay, at nabali niya ang kutsilyo ng elf. Matapos matitigan ng ilang sandali ang elf, muling napansin ni Jiyugo na wala roon ang mga galos na idinulot ng elf, kahit na pakiramdam niya ay bumulwak ang kanyang dugo. Galit na galit, tinanong ni Jiyugo ang elf tungkol sa ginawa niya sa kanila ni Musashi. Nalilito, ibinunyag ng elf na hindi niya kilala ang sinumang lalaki na nagngangalang Musashi, at ibinunyag pa niya na siya ang elf na namamahala sa pag-aalaga kay Jiyugo. Bukod dito, ipinahayag ng elf na hindi siya narito para saktan si Jiyugo. Binisita niya talaga si Jiyugo para ma-check niya ang status niya, at gusto rin niyang kumuha ng bagong katawan. Sa takot na baka kunin ng elf ang isa sa kanyang mga kaibigan, nagsimulang magalit si Jiyugo. Gayunpaman, ipinahayag ng elf na siya ay babalik sa ngayon, dahil mayroon siyang mas kawili-wiling mga ideya pagkatapos makipagkita kay Jiyugo. Pagkatapos tumalon pababa sa dagat sa tabi ng bilangguan, umalis ang elf, at si Jiyugo ay napaluhod sa lupa, nagtataka. Ang bukas na inaasahan niyang magiging mabuti ay nauwi sa kanyang pinakamasamang takot. Kinabukasan, tahimik si Jiyugo sa buong oras na ikinabahali ng tatlo pang preso dahil laging napakadaldal ni Jiyugo. Habang lumalapit ang gabi, sinubukan ni Jiyugo na lumabas ng gusali ng mag-isa, ngunit nahuli siya ng kanyang mga kaibigan. Pinilit na sumama sa kanya, si Jiyugo ay nagtakda ng isang personal na tala ng pagsira sa mga kandado, at ang kanyang pagkabalisa ay napansin ng kanyang mga kaibigan, na nagtanong sa kanya kung bakit siya nagmamadali. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating na ni Jiyugo ang tuktok ng gusali, kung saan nahanap niya ang panghuling boss, si Supervisor Hejimi. Matapos itong malagpasan ang mga bar, inactivate ni Jiyugo ang lock na natrap sa likod ni Naono, Nico, at Rak, at sa wakas ay pinasalamatan niya ang kanyang mga kaibigan para sa oras na magkasama sila. Hindi pinansin ang kahilingan ng kanyang kaibigan na bumalik, nananatiling matatag si Jiyugo sa kanyang desisyon na tumakas ng mag-isa, at nagtungo siya kay Supervisor Hejimi ng may kumpiyansa. Pagkatapos malapitan si Supervisor Hejimi, ginawang blade ni Jiyugo ang kanyang kamay, at sumugod siya kay Supervisor Hejimi para lang masuntok ng malakas sa tiyan. Kasunod ng welga, iniindayog ni Jiyugo ang kanyang talim patungo kay Supervisor Hejimi, na bahagya niyang naiwasan, at napagtanto na kailangan niyang maging seryoso ngayon. Pagkatapos magseryoso, pinalipad muli ni Supervisor Hajimir si Jiyugo, at hiniling niya kay Jiyugo na huminto dahil sa anumang universo ay hindi matatalo ni Jiyugo si Supervisor Hejimi. Dahil sa inis, sa wakas ay ginawang talim din ni Jiyugo ang kanyang kabilang kamay, at ang malalakas na hampas ng magkabilang mandirigma ay nagpapadala ng mga shockwave na sapat na malakas upang takutin si Supervisor Mitsuro, na nanunood sa buong nangyayari na nagaganap sa surveillance room. Kasunod ng mga welga ni Jiyugo, nagpakita rin si Officer Tanabata, at kaagad, nakiusap si Naono, Rak, at Nico na i-deactivate ang mga kandado. Sa una ay nag-aalanggan dahil lalabag siya sa mga batas, ang tatlong bilanggo ay matagumpay na nahikayat si Officer Tanabata na buksan ang mga bar na pumipilit kay Supervisor Hejimi at Jiyugo na magpas siya sa kahihinatnan ng labanan sa isang huling pag-atake. Habang si Jiyugo at Supervisor Hejimi ay tumatakbo patungo sa isa't isa, si Ono ay nakatayo sa harap ni Jiyugo, at si Rak ay nakatayo sa harap ni Supervisor Hejimi, na nagmamakaawa sa kanila na itigil ang away dahil alam ni Ono na si Jiyugo ay nakatutok sa pag-alis. Habang nadidistract si Jiyugo, natama ni Nico ang tuhod ni Jiyugo, dahilan para matamba ito. Sa paggamit ng pagkakataon, ang tatlong preso ay tumalon sa ibabaw ni Jiyugo na pinigilan siya sa karagdagang ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa wakas ay tinanggap ni Jiyugo ang kanyang pagkatalo, nagpa siya si Jiyugo na manatili, at nang magpasalamat na sana siya kay Ono, sinuntok ni Ono si Jiyugo, dahil hindi sinasadyang nakalmo ni Jiyugo ang kanyang mukha, nanawasak ang kanyang mala-alpha male na mukha. Muli, nagsimulang mag-away ang grupo tulad ng dati, na ikinagalit ni Supervisor Hejimi, at hinampas niya ang lahat ng apat na bilanggo. Nang maglaon, pagkatapos bumalik sa selda, ipinahayag ni Jiyugo ang kanyang pagpapahalaga sa selda na kanilang kinaroroonan, at napagtanto niya na ang selda ay tunay na kanyang tahanan.